Magandang gabi po. So, marami po ang merong alta presyon or hypertension dito sa ating page. Nakakausap ko po yung mga merong alta presyon dito. Kalimitan po yung mga maiedad na. Siyempre, yan po yung ating mga merong hypertension, no? Mga senior citizens. Kamusta na po kayo? Sana po ay lagi kayong malusog. So, meron po tayong mga dapat tandaan na marahil ay naipaliwanag na rin po ng inyong mga doktor na nagreseta ng inyong gamot na nagko-control ng blood pressure ninyo kung ito po ay tumataas. Siyempre, meron po kayong tinitake na gamot, malamang ay kayo po ay nataas ang blood pressure. So, marami po tayong mga gamot na ginagamit upang bumaba o ma-maintain natin yung ating blood pressure sa normal level or sa target range or sa blood pressure na gustong ma-achieve o makuha ng doktor ninyo para sa inyo. Yung tina-target niya na blood pressure. So, merong grupo ng gamot, marahil ay isa, dalawa, tatlo na gamot na ibinibigay sa inyo upang ma-normalize o maging normal yung inyong blood pressure. Meron po mga simpleng mga dapat tandaan na makakatulong sa inyo upang kayo ay maging safe na safe pagdating sa pagtitake. Ito po yung basic lamang, no? Ako po ay nagpapaalala lamang dahil sabi ko nga sa inyo, marahil inaipaliwanag na rin ito ng inyong doktor. Okay. So, pagka po nagtitake ng anti-hypertensive drugs or yung mga gamot na nagko-control ng blood pressure, ay may mga pangyayari kung saan bumabagsak yung inyong presyon. Ang delikado ho dito ay baka maaksidente kayo o mapahataw ang ulo ninyo, lalo na kung kayo ay kakagising pa lang. Ang tawag ho di yan ay orthostatic hypotension, kung saan pagka nagbago kayo ng posisyon, bigla kayo nagbago ng posisyon. Ang pinakamaganda example nito ay pag kayo ay galing sa pagtulog o kagigising nyo lang, bigla kayong tumayo, bigla kayong naglakad. Yun ang example noon na pangkaraniwan ang nagkukos na aksidente. So pag biglang tayo, nabagsak yung blood pressure, nagko-collapse, napapahataw yung ulo. Minsan po yung minamamatay o minasasawi dito dahil sa head injury. Ito po ay dulot ng sinasabi nating yung sudden change ng posisyon. Ang tawag po diyan ay orthostatic hypotension. Nangyayari po ito pag nagtitake kayo ng gamot na pampababa ng blood pressure. So ito po ay nangyayari. Kaya po tayo ay ipe-prevent po natin sa pamamagitan ng kaalaman na or yung awareness na sinasabi natin kung paano ito mape-prevent. Ang gagawin nyo ho, bago ho kayo tumayo ng tuluyan, itatayon-tayon nyo muna yung paan ninyo ng mga ilang beses. Antay-antayin nyo ng kaunti, tapos saka kayo tumayo. At saka yung pagbangon ninyo dapat dahan-dahan, no? Dahan-dahan yung bangon, hindi yung biglang bangon na ganoon. Dahan-dahan, no? Slow motion. Tapos, yun na nga, itatayon-tayo ninyo yung paan ninyo. Tapos saka kayo maglakad. Obserbahan nyo muna yung inyong sarili. Kung kayo nahihilo, kung kayo ay nahihilo, huwag muna kayong tatayo. Kasi may mga pangyayari nga na sinasabi nating nabagsak yung blood pressure. Yun na nga yung orthostatic hypotension. Okay? Para safe kayo. Hindi kayo maaksidente. Okay? Another one, na dapat tandaan, huwag nyo pong biglang ititigil yung gamot. Huwag kayong magsasarili. Kung gusto ninyong itigil ang gamot, dahil kayo ay may nararamdamang hindi maigi, na ang inyong pinagbibintangan marahil ay ang gamot, o yung side effect, ay pumunta ho muna kayo sa doktor ninyo. Bumalik kayo at inyong ipaliwanag yung inyong gustong mangyari o nararamdaman. At doktor na ho ang bahala magpaliwanag kung paano ho ang kung ano ho ang kanyang maire-recommenda sa inyo. Kung papalitan baga ho i-ring gamot
o babawasan ang dosage, or kaya ay gagawin mas madalang para masolusyonan kung ano man ang inyong nararamdaman. Kasi may mga nakakausap ako dating pasyente na ano eh, na meron silang nararamdaman, pinagbibintangan nila o kanilang iniisip na yun ay dahil doon sa mga gamot na tinitake nila na pampababa ng dugo. Ngayon, gusto nilang itigil. Well, maganda yon kasi pumunta sila sa doktor. Pero, wag po kayong gagawa ng ng sarili ninyong desisyon. Dahil meron hong tinatawag na rebound hypertension na kung saan biglang nataas yung blood pressure ninyo. Yun ay delikado kasi biglang sumisipa yung blood pressure ninyo. Pwede kayong ma-stroke or kaya ma-atake sa puso pag ganun. Di po ba? Kasi siyempre, biglang sumipa yung blood pressure ninyo. Kasi yung nagpipigil ng pagtaas ng blood pressure, tinanggal nyo eh. Bigla nyo itinigil eh. So, mangyayari, biglang aangat yun. Pop, biglang sisibat yung pataas, yung mag-i-spike yung blood pressure nyo. Kaya delikado. Okay? Yun po. Napaka-basic. Another one, na dapat ninyong tandaan, lagi po ninyong tatandaan na hindi cure o lunas ang gamot na iyan. Yan ay pampakontrol lang o pampababa. No? Ang talagang cure diyan ay ang healthy lifestyle o yung mga diet ninyo. Pagdating sa diet, low sodium diet, mababa sa asin. Iwas sa asin, iwas sa dilata, iwas sa mga processed food. Ang allowed po sa inyo na asin ay 1,500 milligram of salt or sodium. Iyan po ay kalahating kutsarita lamang. Ugaliing tingnan ang likod ng mga label na inyong kinakain kung hindi mapigilan ang dilata o ang mga processed food. Tingnan ho kung ilan ang sodium doon. Okay? Magandang sinusukat nyo yan. Another one, exercise. Huwag nyo pong kalilimutan. Hindi ho naman kailangan pumunta sa gym. Maglakad-lakad lang ho kayo. 30 minutes a day, 20 to 30 minutes a day, 5 times a week, pwede na po yan. O kaya ay 11 minutes a day, may lumabas sa pag-aaral na yan ay nakakatulong din. Brisk walking o yung medyo mabilis na paglakad. Another one, yung inyong tulog, kailangan at least 7 hours a day at pare-parehas ang oras. Another one, yung pagmamanage ng stress, hindi ho kayo dapat nag-overthink o masyado nag-aalala dahil ito po ay nagko-cause para kayo ay tumaas ang blood pressure, no? Babawasan nyo ho yung mga nagko-cause ng stress sa inyo, yung mga sobrang pagod sa trabaho, kung ano-anong mga isipin, i-minimize nyo ho yan. Another one, last but not the least, lagi nyong imamonitor yung BP ninyo. Kasi may mga pangyayari kung saan ang bababa na ho pala ng BP ninyo, napakababa na, tapos itetake nyo pa yung anti-hypertensive drug ninyo. Meron naman yung instruction na ibinibigay dyan ang doktor na kung saan kapag kagay yung kababa na yung blood pressure ninyo, halimbawa ho, 90 na, 90 over 60, ay meron hong pansamantalang itinitigil yan o kaya kailangan ninyong pumunta uli sa doktor upang mabigyan kayo ng sapat na advice kung ano yung dapat gawin, pati doon sa gamot. Kung iyong baga ho ipapalitan, bababaan ng dosage o dadalangan, kung bagay, halimbawa ho, yan ay twice a day, gagawin na lang once a day, mga gayon. Depende ho kung anong gamot ang ginagamit ninyo. So, napaka-importante na i-minimonitor ninyo ang inyong blood pressure regularly. Pag po kayo walang ginagawa, edi BP-BP. Marami ho ngayon pang BP na ano, convenient na. Yung inilalagay ho din sa braso at pinipindot na lang mga digital. Okay, so this is Nurse Ultimatum again. Sana po ay nakatulong itong aking vlog na pagpapaalaala na ito sa mga tao merong alta presyon. So, keep safe po and bye for now.